Patay ang isang binatilyo sa Antipolo City matapos daw makipagsuntukan sa mga kapwa binatilyo. Nasa kustudiya na ng Bahay Kalinga ang dalawang sangkot, may ginigit ang biktima raw ang naghamon. Bagay na pinasinungalingan ng kaanak ng biktima. Laging una ka sa balita ni EJ Gomez, exclusive. Naghihinagpis ang babaeng ito dahil sa pagkasawi ng kanyang 14 anyos na lalaking kapatid matapos masangkot sa suntukan sa dalawang binatilyo. Nangyari ang insidente sa Sitio Phase 1-8 Bonica Road, Barangay San Isidro, Antipolo City, pasado alas 6 ng gabi nitong Sabado. Base sa investigasyon ng pulisya, naglalakad sa lugar ang isa sa dalawang sospek nang madaanan niyang nakatambay ang biktima. Ang biktima umano ang naghamon ng suntukan. Yung suspect natin ay napilitang makipag-away na kasi nga pinipilit siya nung biktima natin na hamunin talaga. Nagawa pa raw awatin ng ilang saksi ang pag-aaway, pero nang dumating ang isa pang suspect, inudyok daw nito umano ang dalawa na magsuntukan muli. At doon na raw nangyari ang mas malalang away na nauwi sa pagkamatay ng biktima. Na ibabawan itong biktima ng nasabing suspect natin na, at kung saan nahawakan niya yung ulo at yun na, naipag-untugan niya sa semento kung saan ay nawalan ng malay ang nasabing biktima. Kinilala ang biktima na si RJ Tanteo, isang grade 7 student at residente ng Sitio Maligaya, Barangay San Isidro, Antipolo City. Mismong mga sospek na pawang 16 at 17 anyos daw ang dumulog sa Barangay San Isidro para ipagbigay alam ang kinasangkutang insidente. Umamin naman sila na talaga sila yung gumawa. Ngayon, hindi naman nila inaasahan na yung bata ay mamamatay. Ang inexpect lang nila, yung nabugbog lang nila. Ayon sa pulisya, nang maaresto ang mga sospek, pinagbantaan pa umano nilang babalikan ang mga nakasaksi sa suntukan. Kwento ng kaanak ng biktima, base sa ulat ng ilang witness, hindi totoong ang biktima ang naghamon ng away. Itong kapatid ko, nagpipisuway pa ito sa kanto. Ngayon, may dalawang bata ata na bigla siya nakusunidaan, sinuntok daw siya. Ito naman, syempre, nasaktan. Gumanti siya. Doon na nagsimula yung komosyon. Nakauwi pa raw sa kanilang bahay si RJ matapos ang insidente. Pero paglipas ng ilang oras ay nagsuka na raw ang biktima at agad na dinala sa ospital. Nakaburol na ngayon ang biktima. Sobrang sakit po. Para po akong durog na durog. Simula nung bata hanggang lumaki, ikaw yung naggabay sa kanya. Tapos parang kukun lang nila na basta-basta yung buhay ng tao. Ang mga menor de edad na sospek ay nasa kustudiya ng Bahay Kalinga sa Barangay de la Paz. Sinisikap ng GMA Integrated News na makunan sila ng pahayag. Kung hindi ko makikita habang buhay ang anak ko, gusto ko rin habang buhay na makulong din sila. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.